Hello guys, ito yung itsura ng solar floodlight ko sa bubong. Ayan, dyan siya, panilaw siya para panilaw siya. At papakita ko yung itsura ng solar panel. So welcome sa channel ko, GoBro Kiro. At ito nga yung solar panel ko. O yung solar floodlight ko na kinabit ko noon. Noong tag-ulan, June 2022. Magsi 6 months na to. At ayan siya pagka may araw. Saka ko na ipapakita mamaya yung sa gabi. Pero kasi panilaw to para sa mga... So hindi to yung nakaliwanag para sa amin. So ito yung 10 watts na binili ko, yung isa mas malaki. Hininaan ko lang. Yung mas malaki nasa garahe. So okay naman to. Ang problema lang dito yung remote na nangangalawang yung kanyang terminal ng battery. So ito yung itsura niya. So magsi 6 months pa lang to, pero kinakalawang na yung yan, yung lock niya sa tornilyo. So medyo brutal yung kalawang dito sa amin. At ayan na nga, nag-start na mga lawang. So okay pa naman tong solar panel ko, tong solar floodlight. Pero yung isang remote, kasi dalawa yung binili ko, yung isang remote sira na. Dahil nga sa terminal na kinalawang. Nag-corrode siguro dahil sa battery, yung acid sa battery. Saka makakalawang nga dito talaga sa lugar namin. Kahit yung mga bubong, kotse, madali silang kalawangin. Mga kotse dito, mga gate. So nilagay ko yan para masilaw yung mga titingin sa second floor. Para masisilaw nga sila. At naniningkit sila pagka tumingin. So makikita namin sila habang sila naniningkit, nasisilaw. So yan yung itsura niya sa gabi. So mahina lang siya. Sakto lang siya. Yung brand nito nakita niyo naman, Bosca. Yung link nasa description na kung sakaling gusto niyo bumili nito. So, madali lang siya i-install. Tatanggalin nyo lang yung isang screw sa bubong nyo, tapos yun. Yun yung ipapalit nyo, dun yung ilalagay. Isang tornilyo lang naman tong itong 10 watts na to. Pati ditong sa solar panel nya, isa lang din. So magkalapit lang. Naarawan yan umaga hanggang hapon. At tumabot yan hanggang madaling araw. Tapos yung yan, 10 watts na yan, naka-max yan. So ayoko masyado lagyan ng malaki, malakas. Sakto lang yan. Kasi kung sobrang lakas, baka isipin nila nananadya na. Nananadya manilaw. Yung sa garahe, gagawin ko rin ng video paano ko nilagay yon. Kasi nasa bubong din yung panel nun, pero nasa beranda yung ilaw niya, yung floodlight. Mas malaki yung panel nun. Ito, maliit lang. Gamitin niyo yung link sa description. Yan. Saka sa comment, iko-comment ko na yung link para hindi kayo maligaw sa pagbili nitong matinong solar floodlight. So, abangan niyo yung mga review dito. Nakakaakyat na naman ako dito sa bubong. Hindi katulad nung una. Nakakakit na nga ako sa bubong, magagawan ko na siya ng review. At lilinis ko siya. O kaya ko na siya ipuntahan lagi. Sakali may problema. Yung remote naman walang problema kasi pareho naman sila. So gagana yung sa isa pa, yung sa mas malaki. Okay naman, wala namang problema. Dahil nga sir, kahit isa na lang yung remote. Hindi naman kailangan din galawin lagi. Naka-auto lang siya. Naka-automatic naman yung settings ko na pagka wala ng araw, wala ng ilaw, mag-on siya. Tapos naka-max na yung ilaw.
Yung sa garahe hindi nakamax kasi malakas masyado yung ilaw. Ito lang tong 10 watts.